Trending to, kaya naman ngayon gagawa tayo ng honeycomb na napapanood natin sa series ng Squid Game. Gagawin natin pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Hala, dandahan. Baka masira. Una nating ilalagay ang 1/8 cup na white sugar dito sa ating maliit na pan. So, yung non-stick pan, yan ang recommended ko. Tapos, maliit lang. Kasi para hindi tayo mahirapan na maghalo, no? Hindi siya didikit dito sa ating pan. Tuntuin lang natin to, sobrang hina lang ng apoy. Kapag gagawa ka, pagtutumpukin mo siya dito sa isang gilid lang. So, hindi mo siya scatter dyan dahil may hirapan ka later na maghalo-halo niyan or magsasalin, no? So, ayan. So, hintayin lang natin to na matunaw, pero kailangan ikot-ikutin mo siya gamit ko barbecue stick. Nililimitahan nito, pag hinahalo natin, nililimitahan nito yung pagkasunog. So, para maging balance siya. Kaya kaway-kaway sa mga nakapanood ng Squid Game. Isa rin ba kayo sa mga dumila? yung tipong pag pinapanood mo, ginagaya mo na din yung ginagawa nila, di ba? Nakaka-tense. Yan. So, pwede na nating gawing pang-negosyo talaga, ano. Dahil trending siya, yan, pagkakitaan natin yung pagiging trending niya. Kung tutusin, madali lang siyang gawin. Basta, maayos lang yung pagkakagawa natin. Ako, ilang try ko din to bago na perfect. So, marami ring mga mali. Mamaya, papakita ko yung mga mali kong mga nagawa dyan. So, kailangan dito, pasensya. Diba? Kailangan malawak ang pasensya mo. So, sa lahat ng bagay. Kasi, kapag to, nilakasan mo ng apoy, ayun, sunog yan. Kapag naman, in-scatter mo dyan lahat, mamaya, hirap kang maghalo. Ikalat-kalat na siya. So, hintayin lang natin itong magkaramelize, pero yun nga, halo-haloin lang para di masunog. Ayan. So, pag namumuo-muo na siya, tapos medyo natutunaw na yung dito sa side, no? Ibang mga sugar. Mas maganda kung yan, mapapalapit natin dito yung mga asukal. So, medyo titilt, i-ano lang natin, sideways lang natin ng konti. Tapos, habang hinahalo-halo pa rin natin yan. Since ang ano natin dito, ang ingredients natin dito, no, ay konti lang per batch kasi hindi yan pwedeng sabay-sabay dahil masusunog. Mga isa o dalawa lang to, no, pang isa o dalawa. Pero itong ginagawa ko ngayon, pang isahan lang po ito. Pagtunaw na yung sugar, patayin natin yung apoy. Tapos, magpipinch ako ng baking soda. Dalawa at kalahating pinch lang. Para dun sa ating mixture. So, mix natin to ng mga 15 to 20 seconds. Wala nang apoy to ah. Yan. So, ito, pwede na natin ilagay dito sa ating baking mat. Para hindi po dumikit ang inyong mixture, yung candy na siya, kailangan nasa baking mat. Parchment paper or baking paper, didikit pa din po yan kahit lagyan nyo po ng mantika. So, ito lang talaga yung nasubukan ko na hindi siya didikit. Pwede mo yung mabili sa Lazada or Shopee. No? Search mo lang baking mat. So, ayan. So, dito naman, bilang lang tayo ng 20 to 25 seconds. Tapos, ipipress natin siya ng stainless na merong konting mantika dyan. Okay. Ayan. And then, press natin siya ng ating designed na cutter. Cookie cutter. Pwede kang makabili. Yan. At palamigin lang natin ng konti. Yan. Next, gagawa naman ulit tayo ng iba pang mga designs. Ayan. So, depende naman sa'yo kung anong mga gusto mong designs. Tapos, yung favorite natin na triangle. Yeah. At ito na si manager. Ito na. Dun. Yan. Kumpleto na ang ating Squid Game officials. Pwede na natin itong ibenta. Sabi nga natin, practice makes perfect. Kaya naman marami pa rin tayong mga challenges na haharapin kagaya nitong mga to. Kaya naman, pag masyadong malakas yung apoy mo or hindi constant, no? Yung nainip ka na. So, ganito yung kalalabasan niya, sunog, mabubbles na sunog. Tapos, kapag naman, matagal ka naman mag-press
Ayan, ito naman yung kalalabasan niyan, didikit sa stainless. At kapag naman hinayaan mo lang, hinayaan mo lang siya bago mo i-form or i-mold. So ayan naman ang kalalabasan niyan, parang walang masyadong guhit or kasi tumigas na. I-practice mo nang i-practice gaya nung ginawa ko hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. At gaya nga ng sabi ko kanina, baking mat yung gamitin ninyo para hindi na kayo kagaya ko na ulit. Nilagyan ko na po ng mantika ito ha, sa parchment paper, pero madikit pa rin siya. So, para sa akin, no-no ang parchment paper. Kaya naman, eto na ang ating Squid Game Honeycomb na popular na street food sa Korea, mas kilala bilang Dalgona Candy. Eto na. Eto na ang ating worker, ang ating soldier, at ang ating manager. At syempre, meron din akong ginawang mga other designs. May heart, may star, di ba? At pwede rin natin, syempre pang negosyo, pwede rin natin gawing lollipop candy yan. So, para sa packaging niyan, gagamit lang ako ng 5x7 na plastic. Ayan. Rarap lang natin dyan. Pwede kang gumamit dito ng mga ribbons, gaya nito. So, ito ginawa ng anak ko. Pwedeng may ribbon, di ba? Magandang-magandang inegosyo kasama yung mga kids nyo. Sobrang liit ng puhunan natin dahil asukal at baking soda lang. Nasa piso lang ang puhunan natin. Tapos kung magdadagdag ka pa ng plastic, ribbon, at saka itong lollipop na handle na to, ay siguro mga 2 pesos up to 250 pesos. Pero kung gusto mong gawan, ito pwede nating maibenta ng 10 pesos. Diba? Depende na lang sa'yo yan. Pero kung gusto mong gawan ng mas presentable, gaya nito, ayan, so, yung tin can natin, pwede mo yan maibenta ng 100 to 150 pesos. Kaya kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng isa pang masarap na candy na pang negosyo, pwede mong i-check yung Yema recipe natin dito na pang negosyo or i-click mo yung link sa description ng video na to. At syempre, like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.